Kumain naman ko lasol. Tay. Maramalay may pala yung tatawag ko. Bakit tay? Di ka naman, ba't di ka masama? Hindi na ako masama, hindi na niyo magkasama ang buhay. Papamatay rin ako. Makakalis na rin kayo dito. Makakalipat na rin kayo. Hindi ako maalis hanggang di tapos ito. Ayun, si Kuya Bal, tutulungan ka nun matapos. Pagkamatay na lang ako, maya, nilamagin na. Tutulungan kayo ni Kuya Bal, para matapos na yan. Nagsisis lang ako na ginagawa nila, huwag kapuhaya namin. Ayun mga kalingap, dito na po tayo, kinatataruel. At kasama po natin si Kuya Bal. Para kausapin dito tayo. Andito na sila, Kuya Juray Paunel. Ayun, kompleto po ang buong team. At kakausapin na po ni Kuya Bal si Tatay Ruel about po dun sa issue nila ng kanyang kapitbahay. At ayun nga po, nalaman po natin yan mga kalingap. Kaya makikilala ka dyan eh. Ay, kamay na tayo? Pinapaalam pa nga, ang galing naman ngayon ah eh. Oo. Ay mga kalingap, dito lang po kami. Dito muna kami ngayon. Ayan, ganyan. Ito yun to. Sabi ng bata, kaya mo yun. Talit yun. Mahirap yun. Paano yun? Si Tabis, paano? Lumas ka dyan. Ang pangit. Hindi ko kaya. Sige na ko. Adonso. Jason. Palambot yun ang abs eh. Wala. Galing nga nun. Mga kalingap, pinintay lang po natin sila Papa mag-video doon kasi kilala kami eh. Hindi ko alam kung anong plano nila paprakata. O anong papakilala na... Ano? Investigador. FBI daw sila. Wala. Check natin. Nag-iiyak. Check natin, nag-iiyak po. Nangyari. Nag-uusap pa lang tayo nung Tatay Ruel. Iyak si Tatay Ruel ah. Ayan na, dito. Kita na dito. Nahayo. Nag-iyak na po si Tatay Ruel. Narinig po namin. Dito. Alam pala sila oh. Naayo, di ka hila. Makita tayo dito. Ha? Kaya mo yan. Di. Ano tayo kasi na yan? Ang pinag-pare natin dito lang. Sino natas po ang ganito ako? Pag-pulong sa inyo. Dahil ang paninira sa akin, walang katotohanan. Wala man po yung sir. Nagtira sa unahan. Wala po yung bisyo. Wala po sir, pig bisyo.
Anong sabi sa inyo ni Maki? Anong sabi sa inyo? Ano sinasabi? Ang sinasabi po ni Maki sa amin, mag-alis na raw po kami dito at pinaalis raw kami. Ngayon, wala man sa akin nagpupunta yung pulis na anak. Inihintay ko naman at hindi naman ako nanglabas-labas. Bawal po baga magparalabas-labas na ano, at ayaw ko naman may ano sa bibig. At lalong higit kung naglalakad ako. Inihintay ko, wala man. Sila po tatlo yan napapalis sa amin. Yung nandiyan sa unahan na labas-pasok sa bilanggo. Yan, naging ano po yan, sir, ni Villapirte. Ay! Ano, ay, na, papunta na, kami sa barangay, ha? O. Sa barangay, papunta kami doon. Tapos, kung ano yung schedule, harap ka sa kanila. Eh po, nagmakain lang, nagtimpla nga ako ng kape. Hindi pa ko po, sir, na almusal. Tingnan mo naman po ang sasi ko. Hindi na ako nakain minsan. Nag-isip ako. Pero yung sabi mong nagburlis ni Bakas, ay totoo po yan, sinalita po niya yan. Sinabi lang niya. Totoo po yan sinabi, galing po yan sa bibig niya. Hindi naman ako ang nagsulat yan ang una. Siya po, hiya pakinggan ko sa ilog. Mababaw po po ang ilog, ganito pa ang ilog. Oh. Yan sa bubun nga ako. Hindi mo nakita na siya ang nagkatay? Hindi ko po siya nakita, pero po pinagtatawanan na tahimik nga po siya pang tinuro. Tinuro yung isang Tagalagon, tinuro kanino, ako nandun. Kaninong baka yun, yung kinatay? Yung pong alaga ko sa pamangkin ko. Pamangkin, yung mga alaga ko kay Colonel Amor, hindi nila nananakaw dahil nahihirapan sila. Ilang baka yung nawala? Yung isa po yung nawala, yung huli naming inalagaan na dahil nakiusap ito sa akin na paano mga anak natin, wala na tayong maisuporta sa pag-school, maliliit pa. Sabi ko, sige. Tapos narinig mo sa bibig niya, narinig na sila ang nagkatay. Sila po ang nagsalita. Ano sa, paano pagkasabi? Ang nagsabi po niya, ano, masarap daw ipulutan sa lambanog ang magandang pagkaalaga ng baka nang galing sa kanila. Kung hindi raw bigkuha nung may-ari yung inahin, babalikan raw nila. May binanggit po siyang pangalan, yung nagtira dyan sa unahan. Itahimik lang po, hindi ako nagsagot. Ipatinggan ko lang. Ilang taon na yun na nakangyari? Ilang taon na? Simula po pa po ng year 2013, marami po noon yung nagkawala. Yung baka po na nawala, huling baka nawala, kailan yun? Ilang taon na nakalipas? Barat 2013, pan namatay yung ina ko. Iyon ang pagkawala. Matagal-tagal na pala. Matagal na po. Ngayon, nagsukulibat naman siya, napigbintangan niya ako nagtataga ng baka. Ay naalaman ko kay Kuya Rab. Hindi mo nireport sa barangay yung nangyari sa'yo? Eh, hindi po ko. Walang blatter sa barangay? Hindi, nag-blatter po kami noon. Hindi po yung naharap, sir. Tagal po yan. Okay, ngayon kuya, harap ka kasi. Kung di ka harap, makukulong ka. Bahala mo na po, sir. Patanggap ko yan po, sir. Tatanggap ko yan sa kamatayan. Kahit papano, wala akong bisyo. Ang mga anak ko, binuhay ko. Kaya makinig ka kasi mayroong reklamo sa dyan sa barangay. Tsaka sa Laulaw Criminal Investigation Division. Hindi na po. Dapat humarap ka sa kaso. Harap ka. Maharap po ako, sir. Pero sama mo siya, ha? Bakit po, sir? Ako na po ang tanong niya. Bakit po siya? Nireklamo ko po sa barangay. Hindi po siya nangaharap. Tatlong beses ko na po. Lagi niya akong hinaharangan dyan. Tinasisiraan pa po siya ng abo saya. Pinapatawa lang kami. Hindi po nakaharap. Ano po dapat ang gawin dyan, ha? Nakablatter ba siya? Nakablatter noon? Nakablatter po siya sa barangay. Kailan? Matagal na? Yung nakalang bulan lang. Anong po? Anong pinaso mo? September. Yung kaso po niya, yung ano nung anak ko yung talim, pinakain niya ng baka. Ngayon po, pinatawag ko sa barangay. Hindi po siya nagharap. Ngayon, hindi kayo harap sa kanya? Harap po kami sa kanya. Takatao kami. Po siya. Mahal po ko. Harap kayong dalawa. Pasensya na kamo kung ako ngayon din mamamatay, ano? Dahil tao panahon kami, ako. Sir. Hindi pa ako nakain, sir. Hindi pa ako nakain. Tao po kami. Sabi ni Mrs. mo, sabi niya, pupunta sa barangay, kasama ka. Payag kayo. Masama po ako. Okay. Dahil may maiwan lang po dito. Lagi ko siyang, lagi niya akong hinaharangan niya dyan. Sabi sa akin, bakit niya ta
pinag-iari ni Tanma ko. Sabi ko, yung bahay doon sa may subdivision, ay iniwan sa akin ng may-ari, ninakaw mo. Ano muna muna, Hansi? Inilakyat mo ka ang bubong ng bahay. Papatingin ta kay Sir yan. Para malaman tayo itong, kasi dapat to ay ano, hindi magtagal ito. Inakaw niya ang bahay. Tapos ngayon, ako pa ang binanuhan niya. Kaya mo na muna, talipa ko natin. Inakaw niya ng bahay. Napiktaran ako. Ano ko din ang anak ko nag-iinom ng bulong. Sel! Kunin ko itong ano niyo na, pangalan niyo po ano, para... Sel! Sel! Dengan ka mo magangano sa mga tao. Nangangayat na ako minsan, din ako natulog. Ano pangalan mo tabi, inay? Helen Tabirara po. Sir. Tabirara? Opo. Pagbabantaan pa kaming masakiran dito, kahit nag-iisa kami lagi dito. Lagi niya pa kung binabantaan po dyan. Gusto niya akong patayin, kahit yung kasama ko yung anak. Gusto yung batuhon. Babaon daw siya ng buhay, ng mga Bisaya daw, babaon daw ng buhay. Yan ang sinasabi nila eh. Sino sabi? Si Marcos po, kahapon, yung Helen, pindito lang Tabirara. Po. Lucille, lasin ang mga aking ito. Ito naman, si Ruel Tabirara. Ruel po ako. Natawag ko na po. Ano na po ako, 44, siguro 43. Limot ako ng taon. Natawag ko na, Nay. Wala nang birth certificate. 44 po. 44? 1979 po. Oh, ilang taon na? Ako nakain, no? Ano pa? Wala pa akong alamusan. Kahit pa gabi yan. Para akong nagtitikim-tikim na lang ang pagkain. Na, Lucille! Ano ba po na nga nito? Pumunta ako sa barangay. Ano po ngayon? Dito po, sir. Ha? Makain lang po kami, sir. Dito. Makain lang ako. Malaman lang. I-schedule pa yung pagpunta niyo sa barangay. Di pa man ngayon, i-schedule pa natin. Kumari po, ano sir. Ano na yung mga reklamo mo doon? Hinarangan ka noon, di ka? Hinarangan po ako noon. Pinapatawag ko sa barangay. Ipito na ipito. Wala akong bisyo. Salita nga sa akin. Sabi po sa akin. Ano? Sabi po, sir, sa akin. Kahit daw po anong gawin niya sa akin, bibigay-bigay lang daw ako ng buhay at wala man daw po sa akin kamag-anakan dito sa diet at nag-iisa lang talaga ako. Sabi niya, pinadbad lang daw ako ng hangin, ng baging rusing, samantalang yung kahit anong oras daw siya patayin, wala daw mahabol. Wala daw mahabla. Sabi ko naman, kung ganyan ang gagawin nila, hindi naman ako mapayag. Nandun po sa unahan niyo na magbubuhangin. Malapit nandun. Ano muna si katibayan niya, ano ni Katibayan, katibayan daw kung ano yan. Ano katibayan yan? Yung katiwala po ko sa subdivision ay dito. Dito po kay Pisay Villaverde. Bahay niyo po ito. Ito ko bulang po inamin. Pagka umalis ka po sa kalitira. Pagka umalis ka dito. Sel! Eh, Kuya Rabiano. Sel! Ate, tawag ka ni Mama! Hindi ako maano ta. May karapatan naman ako sa buhay ko. Dito nga niya ako nagkakasakit kahit paano. Hindi na ako nagtutulog. Maganda pala anak mo. Matpanganay. Oh. Ni, ito plan din ako. Ni, sente ka nga magparaano-ano. Ta, mga empleyado yan. Ito, may trabaho yun wala. Kay, may trabaho anak mo. Mahihir na hirap pa nga po yung trabaho. Bawa naman tayong bayo. Sobrang nga nang naghihina na kita ko sarili ko yan. Kubo ko, mabubulok na. Sabi ko, hindi na ako gagawa niya. Kay, sabi, may sakit ka daw. Anong sakit mo? Hindi po ako. May talagang nakakasakit ako. Ilang bisyo na ako. Tinitaes ko lang. Hindi ako nag-iinom ng gamot. Ano sakit niyo po? Simula nang mag-agawa ko ng kulungan ng itik, sumabog tayong ako. Wala akong gamot kahit konti na nilapat. Sumabog yan tayong ako. Mm-hmm. Nagkalagnat ako ng ilang araw. Hanggang sa dalawang magdalawang buwan ako mahigit. Naglububuktong dito. Nakikita nila ang kalagayan ko. May sakit ako. Pero hindi ako nag-iinom ng gamot. Sige lang ako, dito lang ako lagi. Naano-ano pala ngayon sakit ng katawan ko. Nagpalaga ako ng kulay na malunggay. Walang katotohanan yan, binintangan ako. Alas tres na nga ako, nagkikinig ako ng City Palabras. Ay, sino nabigyan ito, ito, kasunduan ito? Saan galing ito? Atorne po. Hindi, kay ano, kay Fiscal Villaverde po. Yan po. Sina Rosa, President, sino ito? Yan po ang ano, 2008 po yan binigay sa atin, hindi ko naman yan hiningi. Binigay po sa amin, talagang tinutunan ako ng Richmond Division. Sino yung solidad nito, Sina Rosa? Hindi ko naman po yan ako po nakikita dahil yung mga members association po yan dyan ng Rexdale. Binigyan ka nito? Binigyan po kami ni Mamilda. Bakit ka binigyan nito? Eh, yung mga kalikasan po na nakukuha ng quarry dyan, eh, sasabi sa kanya, isa ka na nagagalit sa amin, ang turo sa akin ng anak na lalaki na pulis, huwag na namin daw sitahin at
lulusubin kayo niya ng itak. Isabi na lang, alamin na lang kung taga saan daw yung nagagaba-giba na yan dyan. Nagpuputol lang kayo na patanim ni Ma'am Hilda. Kilalanin daw. Ngayon, tinitingnan ko na pang naabutan ko. Hindi ko sinisita. Kay Kagawad Felix sa banyo. Yan para yung kasunduan para magbantay sa kalikasan. Iyo po. Kaya lupa, kaya lupa ito. Kay Mr. Umanya po ito, kay Kagawad Felix sa banyo kawila. Hmm. Ito po kabila. Kay Fiscal Villafuerte hanggang sa... Nagalit ito kasi pinagbintangan mo daw. Ay hindi, yung pangunang nagbibintang sa akin. Salita niya yun. Sa kanya pong salita po yun. Binalik ko lang sa kanya. Siya po ang nagsasalita nun. Hindi naman ako. Ako, ginagamit ko lang ang tayong ako. Hindi ako nagang ano, pagsobra na. Yan. Huling-huli na ito, malapit na kami. Ano, tinisturbo na naman kami. Kahit nga ako may... Ang reklamo niya sa barangay, saka sa amin, pinagbintagan mo na nagburlis ng baka. Ang salita po niya talaga galing sa kanya. Sa kanya po yung galing. Hindi namin malalaman kung hindi galing hindi po sa kanya. Hindi po namin malalaman na ang nangyari sa alaga namin. Anong patuloy mo na galing sa kanya yung salita? Meron kang ibang ano kasamang narinig niya? Ang lalo po yung taga-Balyong Ilog, nag-alis na nga, hindi naman nag-imik-imik. Nag-alis na yung nawalan lang ng tatlong baka, nawalan din yun. Bago sila nawalan, kami muna nawalan. Sila nawala ng disperas ng Pasko, tatlo. Ako na nanahimik na, sabi nung may-ari, bayaan mo niyan, makakabalik rin yan, masikap na lang tayo. Magtitinda ng isda yung pamangkin ko. Nakabalik. Kung nag-alam nga ako noon, sa pangyayari, patay ako. Patay kami lahat dito. Dahil marami sila. Kaya mo sinabi yun na siya ay nagburis ng baka dahil siya ang nagsabi mismo. Siya po mismo o nagsalita. Narinig mo? Narinig po sa ilog. Mababaw pa ang ilog. Hmm. Ganyan pa o. Kayang-kaya nga. Inihila pa nga yung bangka. Hindi kayang baka sagwan. Baka binibiro ka lang. Hindi po. Malayo po sila. Tatlo silang magkaharap. Hindi ka nakikita? Hindi po. Nagko na po nakikita. Ang sabi nila, mas masarap yung bakang ano. Ibang nag-alaga. Sabi ngayon? Yun po. Masarap daw na ipulutan sa lampanog. Kung hindi raw pikuha nung may-aring ina, mabalikan daw nila. So ngayon, ibig sabihin, siya ang kumuha? Yan po, tapos siya po ang nagsalita. Siya po ang nagsalita. Harap ka sa barangay para patunayan mo yan. Papatunayan ko po yung sinalita niya yan. Papatunayan ko po yan dahil matagal na nang nangyari, binuklat pa niya. Matagal na, ilang taon na, year 2013 pa yun. Nagtiis na nga kami kahit naghihirap na kami. Kasi yung balita ko, Tay, balita ko lang, tatakas ka raw dito kasi ayos ka. Hindi po ako matakas. Hindi po ba ano na alam naman po kayo, sir. Tingnan mo po siya kung nagtakas kami. Tingnan mo yung viewer nila. Alis na po, sir, dahil pinaalis nila. Oh. Sila po ang nagpapaalis, hindi so, yung may-ari. Maalis ka dito? Maalis po, tayo pinaalis nga yung... Yun po, didimanda pa nga kami kung hindi daw kami mag-alis. Anong bahay nun? Ang bahay po, nung kubo-kubo. Tingnan mo po yung kahoy na sinunog. Nandiyan siya wala? Iwan ko po kung nandiyan. Dahil laging wanted po yan ni Villafuerte nung 2006. Tay, sa Iliga lagi. Kaya yung lupa ito? Kay Mr. Umanya po ito. Mr. Umanya, kay Kagawad Felix sa banyo po hanggang sa dulo. Nasaan si Jaime? Nandiyan si Jaime? Saan ang lugar niya, ang bahay niya? Malapit? Nandiyan lang po sa unahan na yan o. Sara daw? Nandiyan po. May kubo-kubo yan, dalawa kubo niyan, mahirap masukit. Sinunog niya yung kabuhayan namin. Hindi niyan po, nagperwisyo pa. Sinunog niya yung kabuhayan namin hanggang po, po naninakaw niya. Nagtitiis lang po kami kahit magutom daw kami, wala daw silang pakialam. Hindi naman ako kahit magutom ko, hindi makumakain. Init ba ito? Init ako. Pinapalis kayo? Siyo po, sila po nagpapalis, hindi naman yung may-ari. Bakit ako pinapalis dito? Ayaw nilang makita yung ginagawa nilang ano. Ano? Na hindi mabuti. Kami nga ginagawa nang hindi mabuti. Yung mga pananim namin dyan o, nadamuhan na lang. Tinatakas, sinusunog, ninanakaw. Diyan lang kayong... Diyan tayo? Kumain naman ko lasos. Tay. Maramalay-may pa lang ang tatawag ko. Bakit, Tay?
Di ka naman, ba't di ka masama? Hindi na kumasama, hindi na niyo magkasama ang buhay. Pagkamatay rin ako. Makakalis na na rin kayo dito. Makakalipat hindi na rin kayo. Hindi ako maalis hanggang dito po sito. Ayun, si Kuya Bal, tutulungan ka nun matapos. Pagkamatay na lang ako, mayroon na mo nila. Tutulungan kayo ni Kuya Bal, para matapos na yan. Nagsisis lang ako na ginagawa nila, huwag kapuhaya namin. Nisis ang kung walang kain. Kahit may pagkain. Hindi ako masama sa inyo. Dito na lang ako. Nung kasaysayan ng buhay ko simula pa. Simula pa sa simula. Sa sanamulatan ko. Ang ganun eh. Ako ang iwalay. Hindi ako nagpagkaano sa inyo. Ibang tao na lang ay nagpakasal sa muya. Ito na bulat. Hindi ako nang gulo. Ilang alo, simulang linggo may malagnat ako hanggang ngayon na malaymay pa lang. Hindi na nga niya ako nagiging bulong. Magagaling, magadan. Kamukha kang matay, kaya kawawa ang mga anak mo. Hindi rin ako dun matagal, mawawala din ako dun. Bakit naman? Mapakamatay din ako. Bakit? Ano gawin yan? Mangyari man sa akin yan ngayon. Ngayon din. Hindi ako magagawin. Tayo problema lang yan, tayo. Andito nga kami, oh, para tulungan kayo. Hindi yan, paninirang puri si Binusis ko, igaling yun sa bibig niya. Ayan mo yun, tay. Pag nagpakamatay ka tayo, ay di sinong panalo? O, sila. O, pa yung mga anak mo. Ikaw ang papatalo, tay. Wala pa kung kahit-kahit ko. Katiritimpla pa lang ko ng kape. Ganun na. Kape na, tay. Pag nakalipat tayo doon, tay, makakape tayo. Huwag ka mag-alala. Nakalipat tayo, mga kapi, ma-relax ka, ma-relax. Relax doon, dapat itong buko. Ayan din si Kuya Bal dyan na, no? Kaya, gumawa ng aksyon. Mapungatin na mayadi ka lugar. Hindi man na masasabing mananatili, kaya nga nang unang interview sa akin, sana ko lilipat, sabi ko sa cementerio kami lilipat, magsunod sa akin ng anak, magtunod sa akin. Salamat. Kung hindi, di, salamat din. Maraming bakanting walang laman, doon na lang masilong. Ganda na pati yung bahay nyo, tay. Yung upong na. Matatapos na yon. Ganda yun. Sabihin mo na nga na mayroong bahay. Kung ganyan na naman, doon na naman mapupunta. Marami na naman mga ninira. Mas mabuti pang mamatay na, manira silang manira, sarili na lang nila, ang sirahan, hindi na ako. Kaya mo tayo mga nanira, basta alam mo sa sarili mo, sabi nga, madami rin naninira. Hindi naman totoo yung sinasabi, lalo na hindi totoo. Sinabi nga to si Buddy, bakla daw siya. Bakla daw ako. Walang bakla dito, ah. Walang bakla dito. Sinabi siyang bakla, sinisiraan na bakla. David, sinisiraan. Maliit daw siya. Oo, ay! Hindi yung totoo. Hindi yung totoo, ha? Wala kayong ebidensya. Papasakal yan pa nila kumatakas ako. Ano ko? Kriminal na magdulag ako. Yan, tay. Para yaw siya. Malalapasan din natin to, tay. Malapit na ba ito yung bahay nyo? O? Ay, maganda na pati. Sakto, ang usap natin katapusan ng January. Ano? Sakto. Tapos ang January, may bahay na kayo. Kung ganito man ang katapulan, tingnan mo naman ang nangyayari. Nagtitinda yung mag-ina ka, rango na naman dyan, galit dun sa narinig niya sa silpon. Ano? Mas dapat nga tayo na makalipat kayo. Doon tayo makalipat. Siya ang nag-una, hindi na ako, taratahimik na ako. Hindi naman siya ang sadya na ang tao napunta dito, nakikisahong-sahong.
Sabi ko nga sa sarili ko, kung paghakot ng mga gamit-gamit yan na nandiyan naman ang na yan, talagang papalaong ko talaga yan. Nanay, sobra ng marayan. Natutuwa lang talaga, hindi na nagpapahalita mo. May kaputawang katibay, pero di ko pigyayabang yan. Hindi man ako nagsasayang, partyan ako yan. Pasalamat ako, ta dito ako nakaparal-aral ng kunting gastos sa mga anak na yan. Dati nandun ako sa taas, kahit sa maghapon, nagtitiis na lang, wala kung wala, meron kung meron. Hindi ako na kung ano mangi, alam ako, nagpapakatiis na lang ako sa gutom. Basta pamilya ko, mag-ina ko, nagkakain. Ngayon nga na nagagawa ko kahit may pagkain. Nagbibigay kayo ng pagkain, nakikita nila. Yun, isa pa yan, napigkakaingit. Hindi po nila, pati yung nagtatrabaho sa niya. Iyon po, iyon po. Yun, nasa unahan ng bibiraw. Yan, sa may irrigation po. Iyon po nagsalisya. Kahit po magtanong kung sa asawa ko. Dahil yung anak kong lalaki yung binata ko, gusto pang kung hindi nakakit dun sa puno ng kahoy na sinunog nun, eh gusto pang liasan nung panganay ko. Tanong ko lang sa'yo, tanong ko lang. Ano mo? Ang kasumpay po, sir ko po yan. Kapatid mong panganay. Ba't di mo siya ginagalang, kapatid mong panganay? Ay, sa tagal pong panahon, simula pong magkano ako, yun po namulat ko. Talagang simula sa magulang ko, wala yung panapsi. Sabi niya, ni Togang mo, kapatid mo, di kayo pinapaalis dito. Ikaw daw mahigpit. Totoo po yan po, siya po napapaalis. Sabi niya, yung mga tanim doon, pinagbabawalan si mong magkuha ng mga tanim niya. Ay, hindi po ako nagsabi no, yung pong tanim po namin ang pinakikialman niya. Oh. Yung pong tinaniman yung may pagulong, sa akin yun, may mga tanim doon sa Fernando, saka kamuting kahoy, saka mga linsa. Tinaptab po yun. Tinaptab niya, sinunog na. Nino? Niya. Sinunog po yung puno ng ugong. Sino yun? Kapatid mo? Yun po nagsunog ng John 18. Panganay mong kapatid John. Yun po. Panganay mo. Yun po. Muro siya ginagalang. Paano ko tapos, naman? Tapos pag siya magkuha ng mga gulay doon, ayaw mong magkuha ng gulay. Ay, alin naman po yun? Ay, alin naman po siya sinasabi niyang gulay niya? Yung mga tanim niya doon sa unahan. Ay, hindi nga ako nakakapunta doon. Kasi pamangkin mo daw na nakuha ng kawayan niya, nagharit ka raw. Hindi po yun nagsabi sa akin dahil yung kawayan po, sir. Oh. Wala ditong kawayan, ha? Nagtatanim ako ng sitaw at saka namimili ako ng kawayan. Nahihirapan rin ako ng puhunan, kaya nagpatubo ako ng kawayan. Ngayon, nagkapalang kawayan, inalis ko rin dahil baka magalit sa akin si Mang. Ito pala si Maki, barkada mo pala ito? Hindi ko po yung barkada, sir. Hindi ko po, wala akong barkada, sir. Narinig ko lang, ay. Hindi ko po, sir, barkada yan. Hindi ako nagaganyan po, sir. Maraming barkada pag ganyan. Pag mga ganyan, saka itong sulpa niyan. Ang sabi nito, mahigpit ka rin sa mga taga dito. Hindi po ako mahigpit, sir. Sinusunod ko lang po yun, sir, na nakaulat doon sa binigay sa akin ng may-ari. Ngayon, sila pa galit. Hindi ako galit, sila po agalit. Kaya, sinong nauna sa inyong dalawa? Po ang una. Siya po, nagtakas siya yan. Siya una rito? Nagtakas po siya. Nagtakas po yan. Dahil sa illegal logging, nagtatrabaho ko dito. Nagtakas yan, ilang taon, 11 taon siya nagtakas. Kay ma'am, matagal na sana yan nakuha sa illegal logging. Mm. Namumutol lang kahoy. Eh, ako nga po, hindi ko ari o. Tingnan mo po, kung ako pumano sa kahoy, yan, mga prutas na yan, wala yan dito. Kami po may gawa na yan. Mga tapon-tapon, sa kata napapakinabangan naman sa sobrang init, sa paglakas ng ulan, nakakadipinsa sa bagyo, nakakaano, yan. Hindi ko na pinuputol yan. Sa may-ari na yan, hindi ako nagsabing bayaran ako bago ko mag-alis. Si Jaime pala ay kapatid mo. Iyo po. Ha? 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 Naglilinis lang ano yun. Hindi lang kita. Sino? Pupunta rito. Ayaw po. Yan po nagsabi po na babaon yan masawa ko kahit anong sinasabi? Yan po. Kapatid mo? Yan po. Kahit anong oras daw niya ibaon yan, wala man daw kapatid na mahabol. Yan po nagsabi. Sinabihan mo? Ilang bisis po yan pinagbantaan dyan. Yung mag-iina ko nagkukuha ng gabi niya sa unan at akin naman at tanim ko naman, pinagbawalan. Bakit kayo nag-aaway magkapatid kayong dalawa?
Ay, yan po ang ugali po niya. Hindi ko gusto po. Hindi ko kursunada. Hindi ko kursunada. Simula sa simula po, sir. Nang mamulat ako ng magbagyong rusing ang ama namin. Kung ako ay maisip na masama, masama rin ang mangyayari sa kanya. Saka sa nagsaway ako, mamartilyohin ko sana. Ay, yung ama ko, wala na, hindi nakakahinga. Burat pa, yung lasing pa. Ayaw mag-girl dito? Tatarak na...